Good morning sa lahat. Good morning sa kapwa ko farmers. Ngayong umaga ay narito ako sa tanim kong ampalaya. Nais ko sanang ibahagi sa inyong konti kong experience pa sa pagtatanim ng ampalaya. Kung paano ba tayo makakatipid sa abono, kung paano natin mapapanatiling malusog yung ating ampalaya mula sa pagtubo nila. Guys, narito yung ampalaya ko pala ng ano to, bali 8 days pa lang to. 9 days. Yung tanim ko noong May 15 ng hapon. Pagmasdan nyo maigi guys, yung ano niya, yung puno niya. Itututo ko maigi yung camera. Ayan guys, oh. Maano nyo talagang malusog. Ang gamit ko lang dyan guys, para makaiwas tayo ng ano, mahal na abono. Yung sa pinag ano na dayami guys, kasi dito sa amin guys ang dayami hindi sinusunog kasi malaking abono yan, malaking katipiran natin yan sa mga binibiling abono. Pag nag-ani na kami guys ng palay, yung dayami hinahakot ko sa gilid para pag siya nabulok na, inilalagay ko siya sa sako para pag ganitong oras na magtatanim ng ampalaya o kahit anong gulay, eh, yun ang ginagamit ko. Pero hindi lang yun guys, yung alam nyo guys, yung tae ng kalabaw o may ipot ng manok, tae ng baka, naku guys, napakaganda yun. Ang gamit ko dito tae ng kalabaw o baka, tapos bulok na dayami, tapos yung pinagsunugan, may kaingin kayo diba, tapos yung naipo na ano, na mga lupa. Yan, yung mga naipo na lupa. Sa may mga punong yan, o dyan sa mga tambak-tambak na yan. Diba guys, buhaghag na buhaghag yun. Yun ang hinahalo ko rito. Tingnan nyo guys, napakalambot ng lupa nyan. Napakalambot ng lupa nyan. At saka pagmamasdan nyo maigi, talagang naihalo ko maigi yung tae ng kalabaw at saka yung pagkabulok ng dayami at saka yung iba pang hinalo kong mga lupa. Kaya yung naging resulta niya sa ampalaya, talagang mula pagka labas niya sa lupa, talagang malusog yung ampalaya. Ito pa guys, tingnan natin. Ito guys, oh. Tingnan nyo. Oh. Ayan guys, tututo ko yung camera guys. Ayan oh. Ano nyo talaga guys, na talagang mataba. Kaya kayo guys, kung may maliit kayong sinasakahang ano, palay, iiwasan yung sunugin yung dayami. Dahil maganda yun guys na ano. Ayan guys, tingnan nyo. Ngayon guys, yan lang muna ang video ko. Sa susunod guys, iaano ko sa inyo kung paano natin maiwasan yung pangungulot ng ampalaya, yung tinatawag ng iba pamamarako. May iwasan po natin guys yun, lalong lalo na yung insekto sa lupa. Kayang kaya natin guys maiwasan yun. So ngayon guys, yan na lang muna. Sana may natutunan kayo sa video kong ito. Paki-follow na lang po. Salamat.